Kasi yun talaga yung nagbigay ng sakit sa ulo sa kanila during game number one. Hindi nila mahuli. They tried to burst him down, pero the dashes, the invulnerabilities, talagang activated on the right time. Hindi nagko-connect yung mga disabled na binibitawan ng exe. Kaya when it comes to team fight, dun sila nayari ng Aura PH. And as for now, that is going to be a thumbs ban para sa side ng Aura PH. At kita natin ngayon, syempre yung the last game, yung sinabi ko kanina before they go into the game, like nagustuhan ko on how constructive the lineup that was chosen by Aura that time, like sobrang ano. Like sacrificing more rage, pero at the same time they will not sacrifice the damage. Nakikita nyo naman, every time Sylvana ano yun eh, Sylvana Kagura Tams combo yan eh, may mahuli lang yan, ayun na sama ko pa ng Lapu-Lapu na kaya niya mag-isa at mag-set ng possible clash, kasi yung Lapu-Lapu mangasar lang yan eh, literally mangasar yan, ang laki ng sustain yan, ang laki ng shield yan. Pag may na-bait siya doon, hello Sylvana or hello Kagura follow up yan, ayun yung nakita natin. Yes, nako. And doon, no? Guys, no, ang ano talaga, Aura PH, grabe. So, an item-wise, pinag-iisipan talaga nila agad. Pero look at this, kaya ito kayo. Kaya pala hindi nila ni-respect ban. Sila pala yung, ha? Ang gusto nila dito, seminar. Nako. Oh, Brody! May sagot? May sagot ang Aura PH. This is going to be a good matchup. So, dalawa sa most ban heroes natin sa current meta na kuha ang magkabilang team natin, and that is Brody and Vendetta indeed. Sino pa nga ba nga pwedeng isama dito? That is going to be a show para sa side ng Aura PH. Show tapos Vendetta probably. Di ko masabi, like sobrang para sa akin eh, pagharapin mo si Vendetta and Cho, parang si Cho yung assassin, parang fighter version ni Vendetta, but at the same time, kasi mas malaki ang crowd control capability to ni Cho, but again, yung pagiging duelist assassin dito ni Vendetta, kayang-kaya niyang manegate ng any crowd control na papunta sa kanya and convert it to a crowd control on herself, kaya pwede siyang tumakas on three people. Ako, ano nga eh, tulad yan sabi niya, so sabi ni kay Y2K guys, yung Way of the Dragon kayang i-able naman. With the perfect timing na pa sa natin ito, pero look at this, Aura still want the Lapu-Lapu, or ba instead going to be highlight para sa kanilang side. This is a support Harith kay Y2K. No, Harith as a support in the current meta. Actually, nung una ko surprised. Grabe. Ang daming hyper pala support backup plan, pero syempre support sabi natin tutulong-tulong lang yan, pero late game babawi yan eh. Eh yung parang plano nila nag like any support, parang that, 'di ba, support Natalia, parang she's a support for now, pero mamaya mangangalmot yan pagdating sa late game, kasi it's still, kahit sabihin mong support yan, damage build pa rin may build yan. Kahit sabihin mong behind siya at tamang pang smokescreen yung pampalaga ni Natalia. Same din kay Harith. Parang yung kanyang Zaman Force, tamang pang malaking area ang crowd control na slow. At who knows, yung damage kasi. Like literally, ang sakit ni Harith, mapa early game o late game, pero keeping priority para sa ibang champ, hero rather, sa your ibang hero na makapag-farm rather than him. Which can give also the factor, di ba? Of factor. The factor of picking Lapu-Lapu as remote para sa Aura. Sa respect ban, ginawa ng while Skinda naman ang tinanggal ng Aura. So, with this ban, Y2K, no, down na, possible tank ng side ng si Aura PH din dito. The only one left zone ang pinakamaganda si Akai. Pwede.
Your team is picking. Like either Akai o sabihin natin magbuhay tayo ng out of meta. Ko I don't know if ban yung Kufra kasi di natin nakikita, pero Kufra or Grok. Na-miss ko yung Grok talaga sa meta. Like so like ilang if, daan eh. Muli natin kita si Grok sa mga tournaments. Pero kay White Grok kasi ngayon, skill set niya pasok sa current meta natin kaya hindi talaga siya masyadong hindi. Unlike any other tank heroes, maraming compare sa Grok na mas full sila. Johead siya sabihin natin toy lang. But still, inject mas mabilis down compared sa wild charge ng isang Grok lang sabi na crowd pool. Pero eto na nga, Akai is taken by Aura PH was execution and natin to kayo Y2K that price ticket just because of Harim. Uy! Ooh! Atlas! Palit. Atlas, actually, back siya para sa akin. Back siya yung more viable, lalo na if kailangan mo talaga ng, ano, ng anti-regeneration. Back siya is the guy, pero wait lang, parang may na-hover doon ng wala, nang hindi ko na-expect ka. Layla? Funny. Funny? Si Layla, ayan. Naho. Now, if Layla to, ewan ko na lang. Let's see. If this is Layla or Fanny or... Tingnan natin, it's 1-1. 2-2-3-3. Pero, ang corny ko doon. Pero, probably Chang eh. Kasi, parang hindi to rise ng marksman eh. Pero speaking of, Chang eh na talaga. Oo. Hindi worth yung triple pick-up ng X. So, sabi nila, double mage nila. Baka this time mag-work around double mid set of the triple. As of now, dami pa bin out ang hawak. Sobrang taas. Far sa Chang O2, tapos binita ko. Given, tapos si Yuzo, given an ample amount of nakaka-item din muna, tapos may well, yung aura pin natin, Brody level 1 or 1/4 ng ng heroes, di ba? Ganun. Oh, 1/4 agad. Grabe kasi spike niya, lalo na sa early game. Pero tignan natin, last pick ng Aura PH would be still the Kadita. Sobrang, hindi ko ina-expect yung Kadita. Like, parang grabe. At the same time, as nakikita natin, if crowd control wise, para sa akin, pabor sila pareho. Like, they have the same possible same, crowd yes. control. Same possible initiation wise, pero ang magtatalo dyan is yung burst and disengage. Pero again, that's a Brody and that's a Cho. Yan dalawa pa lang yan. In terms of dashes and mobility, tama ka about the Cho. Pero let us remember, no? Si Teta nandyan pa rin. And damage output is malaki. Ang AOE pabili ng ating Chang Parsa. So, ang pinakaabang how the aura match with their Cho kasi usually Cho natin nagba-back lane to hunt backside ng enemy. Magagawa nga natin or madodominate ba ng execute ang game number 2 natin. Pero yun ang habang magandang explanation ni paring Baymax. Let's jump in into the game 2 ng hashtag 30 seconds showmatch between Execration and Aura PH. Aura. Aura. Ayan, ako. Hindi Jojo reference yun. Oo. May nalaman pa number 2 namin na haras kami from Execration. Scene niya is being harassed by taas na ako talagang bawasan ng bawasan ang gusto na magkabilang team natin dito with taking the repolyo dito bottom side natin was GP will try his best kill it sa ating natakot ba? Ooh! Successfully escaping nga lang with her passive to kill. Oo nga, nakita natin again, probably the rotation na makikita natin na factor ng Aura and Execration. Again, this is a Kufra and this is a Akai, which is the two of my favorite tanks sa current meta ngayon. As we can see, top lane, Brody versus the usual and the Cho, and saktong-sakto, Lord Hades.
will probably get one, but no, Colby's empire will survive. Risky ng state habang yan ang nangyari. Hibibi with that follow-up, and that would be a first blood coming from Kelra. Pero tinignan natin, EC2 Max. E2 Max. E2 Max. Successful yan. Decent on to that win delay. Pero right now, another thing is happening on to the purple buff. Actually, ng aura with the bouncy coming. Nakayang igay ng at and it taking down Bufra. Zap here on the back side. Yeah, with the 1,000-pounder connecting way of the dragon. Kilowash. Yes. Boom. Zapno is going to be dead as well. And that is going to be 1-1. Ang bakbaka natin sa my middle lane. As we can see ngayon, like 500 gold advantage so far for execration. Pero still, malalaman natin yan. Again, this is probably... Tingnan natin kung late game-wise, Benny Cutie will have the chance. But speaking of Benny Cutie, he's running low. Pero Hibibi and Lorxina, tamang recall battle. At pagandahan lang ng recall. Fight po kayo. Parehong recall na sila. Pero nga, Way of the Dragon to Call Me Senpai. Pero Killuash, hindi siya umabot sa turret, which can give him more damage. Pero speaking of that one, Killuash, Jot Kendo, tingnan natin if Call Me Senpai will be baited. Yun ang nga. And Akai nasa gilid, 1,000-pounder blender combo, tingin natin, at hindi siya masyadong, hindi siya nag-initiate, pero in-scout lang dito. Uy! Habang nangyayari yon, Benny Cutie will secure the kill to Kelra. Ako, as for trick tayo, it's perfect. Dorps is good, and right now, Ekta is actually taking the objective taas. Call me Sentai, man, fall down, but Dragon, sabi ko, paano, Aura, BA, pero look at, magic. Habang ang upuway dito, the Cheer Shower reconnect. Noxinha, makakadash up. Pero still on the chest. Parang si Kaligid, JP. Ooh. Patay ang ating Fupanda sa my top side, Kuya White. Nako. Chon, ganda nga ng api. O dito sa game. Number 2 natin. Easy. Nagpapatalo. Look at this. All fight. Ang tungto ng gold plate down side. Yeah, Pi, tama ka doon. And ayun ang nangyari. Hibibi just tried. Pinupulabog niya lang for the back. Pero yun ang tinalunan. And the Hurricane Dance, hindi makakatakas dito si Hibibi as Killuash will secure the kill. Ako, well, sa top natin nilabanatan na JP, that is going to be another takedown para sa side ng Arapi. Ang sagot nila dito sa X, kumabawi at umabawi na pigganti. Wala kami ang pananalo dito kasi grabe. Tons of takedown talagang sumasabay sila pero nung Killuash will try to kaso naipit sa no snap still on chase the dash will connect Yuri to kill for their leading another good game sa side ng execute was on the Maya mid naman dito Glocks ganda ang pagkaspin nila ng jungle pero Kufra kumakito mahabol with bouncing ball JP pero hey the basic attacks on the lane ito mapapadis ating Chang O as well as you. They really wanted to have an exchange na kung walang pang sagot ang execration dito. Look at the rough way. Patay ang ating Bra. What a nice set coming. Di niya talo ang aura. Right? Yep, tama yun. Nakikita natin ngayon. Brody, medyo alangan siya dito. Lalo na sa XP. Like, dapat mga ganitong panahon, sobrang ahead na si Brody. Pero naiipit nga siya dito courtesy of the rotations made by Zapin Hivivi. Pero syempre, may pagkakataon pa si Brody kahit paano makasagot. Meanwhile, yung mga teammates siya, dahil na itong two mage combo ngayon na nangyayari, JP and Benny Cutie, habang nangyayari yan, there's the turtle has been started, pero hindi nila itutuloy ito ng execution. And nasa gilid-gilid lang sila eh. Malalaman natin yan. And the Tyrant's Revenge has been initiated. Bouncing ball. And yun na nga, yung mga Tyrant's Rage. Benny Cutie, probably go down. Pero Zaman Force has been activated. The end strike. Pero na-cancel niya dito si Kelra. But Kelra and Zapto, hindi niya papatigil yan as Gord Hades will go down. Yes. As of now, RP, focus on the link. Kasi naubos nila ng... The turtle is still up. Grabs the Y2K. Pakinuha na magkabila natin since dahilan another T5 block siya dito ang ganda na pipira ng Petrify pero dito ang miyembro ng expedition JP on the side the rough ways susubok ang humanap ng pink off pero hindi niya magagawa another further sabi dyan na kulturika from JP passive is not going to die pero
Turtle has been taken down. Well, nakikita naging problema ng Aura H dito. Why? Kenra, using Farsa. Ano eh, di kayo na... Oh, bago... Oh! Na, oh, nahihirapan na talaga dito ang Aura. H, that is not a successful pick of at with the way of the dragon coming. Kiluwa, try to take down Zapdos, pero look at the dash, Zapdos, akin. Kelro with the Parsa. Again, Feather Earth Strike. Sobrang ano, sobrang panakot talaga yan pagdating sa clashes. Parang ano eh. Kahit anong initiate nila, kahit anong kumpul-kumpul nila, they will be forced to be scattered just not to be hit by the Feathered Earth Strike. But at the same time, again, the possibility of Kupra hitting the Tyrant's Rage and Tyrant's Revenge combo, and view of that's happening, a solo kill by Kelra. Yeah. Happy bouncing ball na comic. Powers with the beat, Lord Hades. Hindi niya hindi maganda humayaw kung sa tatakbo eh, pero tawin pa the damage output ng isang zap Benedetta, and that is going another off-cam kill para kay Kelra. Ako, grabe si Kelra ito. Bino, habang nangyari yun, Tyrant's Rage lang sa may gilid, and that will secure the kill. Well, JP is spotted 3, pero make that 4. Hindi natin makatakbo dito si JP with that bouncing ball slowing him down, and the gash out. Pero sakong-sako ang follow-up, Brody. Well, Hades with the Brody will secure the kill. Meanwhile, Benny cutie ngayon. Tingnan natin, there's a photo dash. Wow. There's the kill. Talagang hindi niya pinakawalan yung miyembro dito ng Execration. Good job sa Aura PH on actually holding on their own. Kasi kung nagkataon na PY2K, tapos ang finish line para sa side ng Aura. Kasi maraming side ng Execration habang nangyayari yung team fight nila. Pero speaking of team fight, ay na nga, Zaman Force, so saktong-sakto yung double Crotodash combo, but Call Me Senpai will not back out to any fight! Dinig na natin the damage again by Benny Cutie, and talagang alis lang sina dito, and seeing the backup from the Akai, anytime soon pwede siyang tumalon, and now Kelra will attempt another kill, and you can see the damage again. Combo lang yun, Predator Airstrike, and with the Dragon, saktong-sakto ang kaniyang Purify to reduce the crowd control. This is going to be another problem para sa side ng Aura PH. And as of now, 4,000 gold lead ang hawak ng Execration. Good positioning para sa kanila, but sadly yung positioning din ng Execration ay baganda. Magkabaliktaran yung nangyayari sa kanila, side ng Aura sa taas, sa side ng Exit up rin sa baba. And as of now, rotation-wise, Execration talagang umiikot onto that jungle camp. And kailangan itong iwasan ng Aura PH kasi look at this. Masa sandwich method yung Execration dito, Kuya Kenneth. Ayun na nga, sabihin yung sandwich method. Yun na nga, Hurricane Dust. Huli ang dalawa. And with a follow-up by Hibibi with a Tyrant's Revenge. And that will lead JP to go down. At yun na nga, medyo nag-aalang-ari sila. Kasi yun na nga sinasabi mo, sandwich method. If they get scouted by any chance, wala silang pag-asang makatakbo. And speaking of that one, that bottom lane turret, or rather, ng Execration, or top lane na nakita natin ngayon, will be deleted habang ito, Ito Max probably. Nope, Benny Cutie is just scouting at pwede siya makatas at any time eh. Oo, oh, ito na naman yung ginagawa nila. No? They need to prevent this from happening. Pero speaking of prevent, hindi nila ma-prevent yung sobrang taas sa damage output ni Paring Kenra using this. Pero kinuwas dito with the Jet Kundo will not connect to anyone instead. Wala siya na. Ang mag-hit lang dito, Wave the Dragon will connect it, pero Rock Waves is there. Look at the power of damage coming from Benny Cutie on the sides. If Vivi might try to run away, pero this is galing sa Aura PH. Grabe ang damage output nila rito. And look at the items. Kaya Y2K, ayan. Nakikita natin ngayon yung Harith will be the big threat. Lalong-lalo na Holy Crystal. And Holy Crystal and the Concentrated Energy. Kahit yung palang dalawa eh. Makikita mo na he will process the threat. Pero tingnan natin, Hibibi, dash out, Chrono Dash. Hindi naabutin. And the bounce will not allow Benny Cutie to escape. And they will secure the kill for Benny Cutie. And now Dragon Form sakong-sako, but Lord Sina tamang ikot-ikot lang, pero wala masyado na ipit, and that would lead them na may ipit to the certain part of ng area niyon. The gush from JP
will just follow up and they will stay out of the way for now. Ang ganda ng torn apart memory na binitawan ni Paring Hades on that last team fight that actually saved his life, no, against the members of Execration. Pero speaking of members, full member ng Execration dito taking down the Lord, and that is going to be a level 1 Lord para sa kanilang side. Another advantage para sa side ng Execration, especially at this moment na nahihirapan ang Aura when it comes to team fights. Kinwash ang pinaka nahihirapan para sa akin sa side ng Aura. Ilang beses niyang sinubukang i-pick off si Zapno, ilang beses din siya nag-fail. Laging nasasaktuhan ng dashes yung Jeet Kune Do at yung Way of the Dragon niya is napopurify naman ni Etomax at ni Kelra. So, kailangan niya mag-step up in terms of his playstyle. Kailangan niyang ma-prevent yung mga nangyari kanina. No? Kailangan hindi na yun maulit. Kailangan niya na maka-pick off ng ayos. Pero yun ang habang sinasabi natin, 60% ng mapa is under control Execration. The Dragon Form was initiated by Colby Senpai. But again, the Zapdos Benedetta will secure a kill against Killuash and the Feathered Airstrike. Tamang pang ano lang, tamang pang showbout lang as they push the two turrets inside the base. Grabe, eto na ang pinaka gugustuhin ng Execration. They have actually opened two gates sa side ng Aura. Ito naman may respect ang kumbasa. The damage is enough. Outlook scene niya talaga mapipilitang umuwi. And as of now, Execration focus to take down the last inhibitor turret left sa side ng Aura. PH Minions is there, yes, but we cannot forget the fact na almost lahat ng member ng Execration nasa na yun with damage. Speaking of damage, ito ko na damage ang pinitawan ng ating Farta as well as si Chang. Inatang kapsin niya with the Hurricane Dance para magbugo yung kalaban natin. Pero Benedict is still on the go with his Chrono Dashes will take down the Dragon indeed. Kaso wala na tang turret. Kuya Y2K, Aura PH's base is literally open on all of the sides. Pero speaking of that one, JP almost get picked up by Kelra's Feathered Airstrike. Saktong sakit ng Feathered Airstrike na lang ngayon eh. Like, if may chance ba tayo makita yung item, patingin ng item. Pero habang yung ginagawa yan, bouncing ball para kay Benny Cutie. And with that follow-up, saktong saktong Kelra's the bench. Follow-up with Ito Max and that first damage again. But hindi na pagpapatinag din si Benny Cutie. Mas pasakit yung Jesus again kay Kelra! Wow, that is going to be a 4-for-1 exchange in favor of Aura PH. And look at the split push na ginagawa ni Killuash. This is big. Kasi si Chang'o lang to and he can actually pick off Chang'o alone. No, kailangan niya lang is matimingan yung kanyang Purify. And look at GP. Good job on actually cutting the minion lanes dito sa may middle lane natin. Minion wave actually, guys. No, and good job also on taking the purple buff on the side of Execration. Just to regain pa paano nakita natin Lorchana, saktong tingin na dito kay Zapno. Meanwhile, Zapno already scouted out, nagtawag ng tropa dito and with the form of JP. Tingnan natin, they just waiting probably for the Lord. One more minute dapat i-hold nila. This is an enhanced Lord. Anytime soon will be spawned. Yeah. And habang initin natin yan, tamang ano na si dito Scott and JP, Lorchana will be spotted by Hibibi. Meanwhile, tingnan natin kung ipupush nila dito with a 1,000 counter and that would be the Hurricane Dash just get out of the way. Pero tingnan natin Zapdos with a follow-up and Chang'e with the magic sarap and that would secure him a kill. Meanwhile, JP is a bit trouble right now and the secure from Kelra. Look at this, Killuash, ang ganda ng ginagawang speed push dito para Execration talagang uuwi. Ang ibang miyembro, Aura PH, would have a very hard time defending against the three members ng Execration knowing Etomax and Kelra can clear up the timing in with look at this. He's enough to take down the harit ng naiwan dito is going to be Chang'o. Actually, Hades with his Brody, pero Execration already wanting to end the game. Game number 3 tayo, Y2K. Execration taking game number 2. Wow. Hello guys, maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood sa YouTube videos natin. Sana supportahan niyo pa kami. Subscribe niyo yung YouTube channel namin, pati follow yung Instagram, pati yung page namin, pati may skin giveaway kami din.